So, welcome to another vlog! Bibili ka ba ng second-hand na sasakyan? Or hindi mo pa alam kung paano tumingin ng second-hand na sasakyan? Para matulungan kayo kung paano bumili ng second-hand na sasakyan, ha? Ito yung video panoorin nyo. Let's go! Ang pagbibili ng sasakyan is siguro risky. Wow, risky! Kung lalo na kung hindi mo alam yung kukunin mo or kung wala kang idea. Tapos yung mga ibang mga parang mamimili naman is gusto lang pumunta from point A to point B. Basta makapunta lang sila sa pupuntahan nila. Isang goal din kung bakit bumibili ng second hand na sasakyan is yun for project cars, and kung ano-ano pa. You as a buyer, gusto mo na you get the most out of your money. So, to do that, dapat alam mo kung paano tumingin ng second-hand na sasakyan. Dapat alam mo kung ano yung kukunin mo kung bibili ka ng second-hand car, hindi yung kung ano-ano na lang. And then, dito sa Pilipinas is, ayun na nga, harsh yung weather natin. May mga floods, tapos masyadong mainit, which can damage yung sasakyan. Doon naman sa Metro Manila, masisikip yung mga daan. Most of the time, bumper to bumper yung traffic. So, ayun, hindi natin minsan namamalayan na may mga scratches na pala. And minsan di natin, or nababangga ng slide kung minsan. Number one tip is to check for signs ng collisions. So, i-check nyo kung may mga dents, may mga scratches, ganun. Check nyo kung magkaiba or uneven yung shade ng paint. Example, ito white, tapos yung ibang parte yellowish-white. Take note of that. And then, yung mga kanto-kanto ng sasakyan. Yung mga ibang parts, i-check nyo. Baka may mga dents or scratches. I-note nyo, sign ito na baka nabangga ng sasakyan dati. Check nyo sa gilid-gilid para mas makita nyo yung dent, if ever meron. Since, ayun na nga, uso dito sa Pilipinas yung areglo, minsan hindi na nare-report yung mga significant na mga bangga sa road. Hindi mo siya makikita sa car's records. So, ayun, kailangan malaman mo ang history. Ask for yung mga repair na resibo. Tapos, pwede nyo ding hingiin yung car maintenance profile or yung car record. And tanungin nyo na din sa owner ng sasakyan kung paano nila nakuha yung sasakyan. Tip number 2, what's under the hood? So, heavy ba ate? Ayan. Habang nahihirapan ako dyan, explain ko muna kung ano yung nasa under the hood. Yun yung mga parts na madaling masira, lalo na kung nabaha. For example, itong Beetle, small but terrible. Hindi dito nakalagay yung makina, but for the sake na makita nyo, ayan. I-check nyo yung mga, kung may mga moist at molds. Kung meron, sign ito na nabaha ito. Ayan. Dipstick method yung gawin nyo. Check for the consistency, yung lapot, at saka yung color ng oil. Ayan. Check nyo din kung naka-level siya, ganun, kung tama lang yung oil na nilagay. So, ayun, kung masyado na siyang blackish tsaka sobrang lapot na niya, need na mag-change oil. Ayan, balik mo na ate girl. Tip number 3 is i-check niyo yung mga exterior equipment. Ayan, check niyo lahat ng mga doors, mga door handles kung nagwo-work. Ayan, check pa more and more. And then, yung side mirror. In this case, automatic na siya. So, yun, i-check nyo kung nag-work. Tapos, yung wipers naman. Dapat natatanggal din niya yung mga tubig, ha? And, yun, sa headlight, dapat clear pa. And, good amount of light yung nabibigay. Hindi yung pundido or hindi yung madilim. Yan, check mo kung clear ulit. Kung may cracks. Yung gulong, dapat magkakapareha sila sa size tsaka sa brand. Mas maganda na may kasama kayong mekaniko para makita niya kung naka-align yung mga gulong
So, buksan nyo lahat kung ano mga pwede nyo buksan. Close nyo din mga lahat ng pwede nyo maklose. Yan, spare tire. Check nyo kung meron. Tapos check nyo din kung may mga tools kasi kailangan nyo yan kung nasiraan kayo sa daan. Di ko na siya mabalik. Kunyari, ako na din yung mekaniko. Ayan, check nyo yung condition ng kung anong nasa suspension. Ayan. Tip number 4. Check for the interior. So, ayan, pagkabukas na pagkabukas, graduhan mo, i-evaluate mo yung interior ng sasakyan. Papasa kaya? Singho din mo, baby! Anong amoy? Amoy kulob or amoy cabinet? Sign na nabaha ang sasakyan dati kung ganun ang amoy. I-check nyo yung seats kung reclinable, kung nag-work pa ba siya, or kayo lang yung di nag-work ng jowa mo. Ayun, dun naman tayo sa door locks. Check mo kung nagla-lock, kung safe ka ba kung nasa loob ka, and yung mga power windows nyo, or kung mechanical naman sa mga older cars, i-check nyo up and down. Yun, may LCD itong sasakyan na to kasi bago-bago. Yan, i-check nyo yung radyo kung may naririnig ka. Tapos, check mo yung cabin lights. On and off. On and off, parang relationship nyo. On and off. I-start nyo yung sasakyan para makita nyo yung mga indicator lights. Para malaman mo kung may mali sa sasakyan. Sa segunda manong sasakyan, mahalaga ang mileage. Minsan, tinatamper or pinipeke ng mga ibang sellers ang mileage kasi kung mas mababa ang mileage, mas mataas ang presyo ng sasakyan. Kaya be very careful. Ibase sa wear and tear ng sasakyan ang natansya mong mileage tapos ikumpara mo ito sa actual mileage ng sasakyan. And tip number 5 is test drive. Okay, test drive. Okay, so heavy naman this. Okay, bago mag-test drive, i-check yung mga hoses, yung mga oil seals, yung mga kung may mga oil leaks. Ayun. Okay? So, start na tayo. Seat belts first. Start your engines. Wow! So, kung magte-test drive, dapat pakinggan nyo yung sasakyan. Ayan. Tapos, test nyo yung brakes. And then, i-feel nyo lang yung sasakyan, yung handling niya, yung responsiveness ng sasakyan. Dapat, i-feel nyo yung mga bagay na yun. O, diba? Fini-feel pa more. Kung kumukurbada naman, dapat walang mga lagatok or ingay na mga kakaiba. Ayan. Test drive. Drive lang. Okay, tapos na po. So, pagkatapos, i-check nyo ulit kung may mga leaks. Kung may mga oil leaks. Wala. All goods? All goods ba tayo? O, all goods daw. Okay, close it. Nagawa nyo na lahat ng makakaya nyo. Kung may nakita man kayong mga kailangan palitan or i-repair, sabihin nyo sa seller, baka malaki ang ibabawas sa original price. Kung magaling kang tumingin ng segunda manong sasakyan, you will get your money's worth. So, ayun nga yung mga tips kung paano bumili ng second-hand na sasakyan. I think na ang mga second-hand cars is yun yung pinaka-best na option para sa mga budget-conscious na mga mamimili. Pero, bago kayo bumili ng second-hand na sasakyan o segunda manong sasakyan, kailangan nyo muna pag-aralan. Mag-research kayo about the car,
about the maintenance na gagawin nyo sa sasakyan. Tapos, yung resale value na din. Kasi, sabihin na nating ibebenta mo siya after years. Dapat alam mo yung resale value niya kung mabilis ba mag-depreciate yung value ng isang sasakyan. Or kung mabagal lang mag-depreciate yung value ng sasakyan na bibilihin or binili mo. Kung naintindihan nyo na yung parang mga basic na guidelines or yung mga basic na ginagawa kung bumibili ng second hand car, makakasave kayo ng mga repairs kasi na-check nyo na siyang maigi. Masasabi nyo sa seller na, "Boss, may ganitong problema. Pwede bang bawasan kasi papagawa ko sa susunod?" Ganyan. Kung alam mo tumingin ng sasakyan, parang naka-menos ka pa kasi yung repair na gagawin mo na bawas na sa parang mark price nung binibentang sasakyan. May this be your guideline kung bibili kayo ng second hand na sasakyan. Wash out! Wash out! Wash out! Kila! Doro Garcia, Vincent Guzman, Flip TV, thank you po kasi super supportive nyo sa mga vlogs ko. Ayan. Dragero, Jace, Auto Spa and Performance, Shrewd Fernando, and shout out po kay Abdiel Cosme, Joshua Padulina, shout out to Sir F. Ordinario, ayan, congrats po sa YouTube channel nyo, yan. Si Dana, shout out din kay Kuya Leo from Baguio City, Rodiel Rodriguez, Alec Manalak, at saka kay Lester C. Napaka-supportive nyo sa mga vlogs ko. Thank you, thank you. And sana if natulungan kayo netong video na to, please hit the like button. And I'll see you sa mga susunod ko pang vlogs. Bye!